Let us pray. Gladden us with holy joys, Almighty God, and make us rejoice with devout thanksgiving. For the ascension of Christ, your Son, is our exaltation, and where the head is gone before in glory, the body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. For Luke, the ascension marks the end of Jesus' appearances to the apostles after rising from the dead. Before disappearing from their sight, Jesus commands them to preach the gospel to the whole world. A reading from the beginning of the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly, two men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Clap your hands, shout to God with cries of gladness, for the Lord, the Most High, the Awesome, is the great King over all the earth. God mounts his throne amid shouts of joy, the Lord amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise to our King, sing praise. For
King of all the earth is God. Sing hymns of praise. God reigns over the nations. God sits upon his holy throne. Christ ascends into heaven to intercede before God on our behalf. Since we have a great intercessor in heaven, we can approach the Father with absolute trust. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of glory in His inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of His power for us who believe, in accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead and seating Him at His right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, in every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things beneath His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of the One who fills all things in every way. The Word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Go and teach all nations, says the Lord. I am with you always, until the end of the world. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the conclusion of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." Then he led them out far as Bethany, raised his hands and blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage, and then returned to Jerusalem with great joy, and they were continually in the temple, praising God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kung hindi umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, mananatiling nakapinid ang langit para sa atin. Mananatili lamang dito sa daigdig, namumuhay, paikot-ikot, wala nang ibang pupuntahan. Sapagkat tatanghalin lamang tayong mga anak ng lupa, hindi pang langit,
kung di pang lupa lang. Kaya nga sinasabi kong magiging buhay lamang natin ay paikot-ikot dito sa daigdig. Dito tayo mabubuhay. Dito tayo mamamatay. At iikot na muli ang mundo para sa atin. Sa lupa ka nang galing, sa lupa ka rin babalik. Ano magiging lakad ng ating buhay kung walang langit? Isisilang tayo, mabubuhay, maghahanap buhay para magpatuloy ang buhay na yan. Magpapahinga, matutulog para magkaroon ng lakas para bukas magtrabahong muli. Kakain, magpapahinga, matutulog, gigising, magtatrabahong muli. Ganyan lang ang magiging buhay natin kung tayo para dito sa daigdig na ito lang. Paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot. Ganyan lang. Walang pagbabago. Kung ang inaasahan lang natin itong buhay sa daigdig, makakaasa ba kayo ng pagbabago? Yung pagbabago natin, luma na. Ganun pa rin. Tulog, kain, trabaho, tulog, kain, trabaho. Kung iisipin ninyo, kung ano buhay natin dito sa daigdig. At sa takdang panahon, mamamatay. At pag tayo namatay, babalik sa lupa, magiging abo, magiging pataba ng lupa, tutubuan ng halaman. Yung dating mga kinakain yung gulay, siya namang kakain sa inyo at sa akin. At yung mga halamang yon kakainin ng iba't ibang klaseng hayop. Yung mga kinakain nating hayop, kakainin naman yung mga halaman na kumain sa atin. Kaya sumatotal ng ating buhay dito sa daigdig, yung kinakain natin balang araw ang siyang kakain sa atin. Ganun lang, paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot. Hindi niyo ba napapansin ang kasaysayan ng tao, paikot-ikot lang. Nagtataka pa ba kayo kung bakit walang pagbabago? Kahit anong gawin nating pagbabago? Pareho pa rin. Kung yan, tayo ay mamamayan lang ng daigdig. Na wala tayong ginagawa kundi mag-isip, paano ba ako mabubuhay? Ayun. Napag-gising natin na hinahanap natin, ano ba ating mapagkukwartahan para tayo mabuhay sa mundo? Yung ibang tao, yun lang ang katanungan sa buhay nila. Mapagkukwartahan ba yan? Bakit? Eh, kailangan mabuhay eh. Yung kwarta talaga, nakakabili ng buhay yan. Lahat yata nabibili ng pera, pati karangalan. Kahit ka magnanakaw, kung may pera ka, ang tawag sa iyo, your honor, your excellency. Kung ikaw may pera, kahit hindi ka mahal, minsan nabibili mo, pati pag-ibig, nagkukunwari, iniibig ka. With honey, there comes money. No money, no honey. Eh, pero kukunti yung pera, kukunti yung kayamanan. Kaya nag-aagawan tayo. Puro agawan. Maaga tayo gumigising. Bakit? Eh, para mauna.
nagagawan sa kasikatan, nagagawan sa pwesto, nagagawan sa kayamanan. Kaya tingnan niyo, puro away dahil sa pag-aagawan. Hindi lamang mga individual na tao, pati mga bangsa nag-aagawan. Lupa sa lupa, karagatan sa karagatan, agawan. Kaya hindi tayo matahimik. Bakit? Nag-aagawan. Ano ang patakaran? Matira, matibay. Dito sa mundong to, mamamatay ka kung di ka matibay. Kung di ka tuso, kung di mo mautakan yung kapitbahay mo, kakainin ka ng kapitbahay mo. Kaya mag-isip ka ng istrahedya na mauutakan mo yan. Matira ang matibay dito sa mundong ito. Kaya tingnan nyo, walang tigil ang away. Walang kapayapaan. Kaya pati yung ating kasaysayan, nakikita nyo, kapag ka sinasabi, kung saan ka nabuhay sa parte ng kasaysayan, kadalasan ang reference, kung hindi digmaan, kalamidad. Post-war, pre-war. Kailan namatay ang lolo mo? Post-war pa po. Post-war, ang punto de vista mong tinitignan, no? Yung digmaan. Kailan ka ba sinilang? Pre-war. Yung panganay mo, kailan sinilang? Pre-pandemic baby po yan. Kailan gumraduate yung anak mo? Post-pandemic graduate po yan. Tingnan nyo ang mga tinitingnan yung palatandaan kung saan nabibilang ang mga tao sa kasaysayan. Kung hindi digmaan, kalamidad. Ganyan ang buhay sa daigdig. Kaya dumating ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas tayo. Sirain yung ating buhay na paikot-ikot. Tuturuan ko kayo ng biyaheng langit. Yung hindi kayo nakatira lang dyan sa lupa. Na buong buhay niyo, wala kayong gagawin, kundi umikot-ikot, mamatay lang kayo. Pag namatay kayo, yung kinakain ninyo, siya rin kakain uli sa inyo, at bagong ikot na naman. Ay naku, anong klaseng buhay yan? O sabi natin, Panginoon, tuturuan ko kayo kung paano talaga buhay. Tuturuan ko kayo ng biyaheng langit. O kaya nabuhay siyang kasama natin, at sa bandang huli, umakyat sa langit. Ipinakita na tayo mga tao panglangit, hindi panglupa. Na kahit na tayo putik, pwede tayong pumasok sa langit. Sapagkat yan ang hindi natin mapaniwalaan na yung putik pwedeng pumasok sa langit. Pag sinabi, oy, papasok ka sa langit, ako, putik lang ako. Paano akong pupunta sa langit eh? Ang langit eh pagkalinis-linis. Pagkatapos pupunta ako sa langit. O ano ginawa ng ating Panginoon? Sinilang siya, kinuha yung putik natin, katawan tao, kinuha yung ating katawan. Nabuhay siya sa katawan nating putik, namatay sa katawang putik na yan, nabuhay na mag-uli sa putik na yan, at pagkatapos umakyat sa langit, dala-dala yung putik na yan, at siya unang nagputik sa langit. At ngayon, sinasabi sa atin, ayaw pa ninyong pumasok? Sapagkat kami tao po lamang, yun lagi ang ating excuse, tao lang po kami. Para bang yung tao, ginilikha ng Diyos para magkamali lamang? Para bang yung tao ay inilikha ng Diyos para magkasala lang? Lagi excuse. Sapagkat kami tao lamang. O kaya ano ginawa ng Diyos? Binuksan ng langit at sinabi, halika kayo,
Nagkasala man kayo, makakapasok kayo sa langit. Paano? Mahal ko kayo. O, yun ang garantiya ng ating Panginoon. Mahal ko kayo. At pag mahal niyo, nandiyan dyan, hindi niyo pababayaang mamatay. Pag mahal mo, binubuhay mo. Pag galit ka at kinamumuhian mo yung kapwa mo, ano sinasabi mo kahit pahilim, palihim? Mamatay ka na sana. Yun ang sinasabi mo. Pero pag mahal mo, mabuhay po sana siya. Mabuhay po. Binuhay tayo ng Panginoon. Naawa sa atin. Putik man kayo, mabubuhay kayo at isasama ko kayo sa langit sapagkat ako naging putik din. At ako unang pumasok sa langit, kaya halina kayo. Huwag kayong paiwan. Sama-sama tayo. O paano po gagawin namin para makabiyahin ng langit? De, umibig din kayo. Huwag niyong pabayaan yung mga kasama niyo mamatay. Buhayin ninyo, hindi mag-aagawan kayo. Magsisikuhan kayo, magbabalyahan kayo, mag-aagawan kayo, mag-uutakan kayo. Kaawaan ninyo yung mga mahihina. Yun, maawa kayo, tulungan ninyo. Yung mga mahihina sa inyo na walang naiiwan, huwag niyong pabayaang mamatay. Yung mga anak ninyo, hindi mabubuhay yan kung walang pag-ibig ng tatay at nanay. Kaya gabayan niyo. Magtatag kayo ng mahusay na pamilya para yung mga anak ninyo tatayo na matatag sapagkat nabuhay sa inyong pagmamahal. Yung diferensya ninyong mag-asawa, magpasensya kayo sa isa't isa, hindi yung kokoonting bagay na diferensya, hiwalayan na agad, may anak na kayo, no? Isipin ninyo kung ano mangyayari sa mga anak nyo, pagsira ang pamilya ninyo, maawa kayo. At yung mga anak nyo, pag pinalaki nyo sa awa, maaawa sa inyo. Yung nanay mo, pinalaki ka, tinaguyod ka sa buong buhay mo, ngayong mahina na, ano gagawin mo? Iiwanan mo na lamang. Hindi mo na aalagaan. Maawa ka sa mga magulang mo. Awa. Pag may pag-ibig, may awa. Kaya nga sa huling paghuhukom, kung malalaman natin tayo ay panglangit, doon yung makikita hustisya ng Diyos sapagkat tayo ay titimbangin sa awa. Basahin ninyo yung huling kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo. Makikita nyo doon. Puro awa ang sasabihin ng Panginoon. Sasabihin niya doon sa mga nakatakdang pumasok sa langit, sapagkat ako'y nauuhaw, binigyan niyo ako ng inumin. Sapagkat ako'y nagiginaw, ako'y inyong dinamitan. Sapagkat ako'y may sakit, ako'y inyong inalagaan. Sapagkat ako'y nakakulong, ako'y inyong binisita. Sapagkat ako'y nalulungkot, ako'y inyong inaliw. Bakit? Awa. Kapag ka walang langit,
ang buhay natin paikot-ikot. Walang mangyayari sa atin kundi balyahan. Yan ang nangyayari ngayon, hindi ba? Paikot-ikot, paikot-ikot. Nagagawan sa pwesto, nagagawan sa kayamanan, nagagawan sa kasikatan. Oh, sige. Kaya maraming naiiwan. Pero kapag may pag-ibig, may awa, yung mahihina, dala-dala yan. Hindi naiiwan. Lahat tayo pupunta sa langit dahil sa awa, sapagkat ang pag-ibig ay may awa. Kaya pag ako nakita nyo sa langit, isa lang ang dahilan, pasang-awa. Kayo, pag nakita ko sa langit, pasang-awa. Kaya nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, nagsimula siyang ipakita sa atin ang kabuuan ng kanyang awa. Halina kayo! Sumama kayo! Pumato kayo sa langit. At pag kayo tinanong ng tinig na yon, sasabihin siya, sino yan? Huwag niyong sasabihin, anghel po. Hindi kayo papapasukin. Bakit? Lahat ng mabubuting anghel, nakapasok na. Ang naiwan sa labas, puro masasamang anghel, puro mga demonyo. Kaya pag sinabi niyong anghel po, ay loko, huwag mong papasukin yan, demonyo yan. Pero pag sinabi niyong tao po, naku, malulusaw sa awa ang puso ng Diyos. Bubukas ang pintuan. At ang haharap na Diyos sa inyo, tao din. Sapagkat si Jesus, nung umakyat sa langit, daladala yung kanyang buong pagkatao. Tao din siya. Kaya pagpasok ninyo, yayakapin kayo ng Panginoon. Ako din. Tao din ako. Welcome. Welcome home. Welcome home. We all stand to profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Entering heaven, Christ appears before God on our behalf. We pray to you, O Father, to pour forth your grace on us. With sincere hearts and absolute trust, we pray, bless and keep us, Lord. Bless and keep us, Lord. God our Father, fill our church leaders with the gifts of your Spirit, that they may carry on your mission of mercy to all peoples, we pray. Bless and keep us, Lord. God our Father, empower leaders of our nation with the promise, Paraclete, that they may serve the world with prudence and competence, we pray. Bless and keep us, Lord. God our Father, inspire communicators, parents, and educators, that they may use wisdom and discernment in the use of the media, since their decisions greatly affect young people, we pray. Bless and keep us, Lord. God our Father, may those who are engaged in the media may recognize that they truly are stewards and administrators of an immense spiritual power that belongs to the patrimony of humanity
and is meant to enrich the human community, we pray. Bless and keep us, Lord. God our Father, may our departed loved ones come and dwell in your presence forever, we pray. Bless and keep us, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Bless and keep us, Lord. Loving Father, as we rejoice in the ascension of your Son, Jesus Christ, our Lord, fill us with hope in this life. May we be your faithful witnesses now until the time we join you in heaven, forever and ever. Amen. Please be seated. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer a sacrifice now in supplication, O Lord, to honor the wondrous ascension of your Son. Grant, we pray, that through this most holy exchange, we too may rise up to the heavenly realms, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For the Lord Jesus Christ, the King of glory, conqueror of sin and death, ascended today to the highest heavens, as the angels gazed in wonder. Mediator between God and man, judge of the world and Lord of hosts, he ascended not to distance himself from our lowly state, but that we, his members, might be considered confident of following where he, our head and founder, has gone before. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, he broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, Socrates, our Bishop, Pidelis, our Auxiliary Bishop, Gerard, the Master of the Order of Preachers, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her beloved spouse, with the blessed apostles, Saint Dominic and Saint Francis, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. Jesus loves us, and in his love for us, he taught us to call his own Father, our Father, so we have the courage to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. O Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Be with you. Peace be with you. Please kneel. Behold, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Please stand. Let us pray. Almighty ever-living God, who allow those on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christian hope may draw us onward to where our nature is united with you through Christ our Lord. Amen. Kami po ito sa pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa sa amin sa pagdiriwang ng Santa Eucaristia. Naway pagpatuloy niyo po ang pagdarasal para sa aming mga naglilingkod sa inyo dito sa Basilica Minore of Our Lady of the Rosary of Manaoag. At makakaasa kayong pagpapatuloy din namin ang pagdarasal para sa inyo at sa inyong mga minamahal sa buhay. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May Almighty God bless you, for on this very day, His only begotten Son pierced the heights of heaven and unlocked for you the way to ascend to where He is. Amen. May He grant that as Christ, after His resurrection, was seen plainly by His disciples, so when He comes as judge, He may show Himself merciful to you for all eternity. Amen. And may you who believe He is seated with the Father in His majesty know with joy the fulfillment of His promise to stay with you until the end of time. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth and proclaim the gospel of the Lord. Thanks be to God. Now please join us in heart as we pray for the blessing of the sick, and then followed by the prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick and aging brothers and sisters. Free them from all illness, restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.